Sa nakaraang bahagi ng ating kwento ay atin niya nasaksihan ang panganib na nakaabang sa ating mga bida. At ang mga kalaban nga ay walang nagawa sa ating mga bida dahil tinalo lang sila na walang kahirap-hirap. Pero kahit na ganon, ay parang may nararamdaman kakaiba itong si Ashley para kay Zach. Base na rin sa pagsasalata nito at mga kinikilos nito na parabang malapit ito sa mahal na hari base na rin sa kanyang mga ipinapakita. Pero sa video nito ay magaganap na nga ang pinaka-inaantay ni Zach na patirahin itong si Ashley sa kanilang palasyo. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ashley na sa wakas ay natupad na rin ang isa sa mga pinapangarap niya sa buhay at nagkatotoo ang mga ito. Nagkatotoo rin ang mga sinasabi ng mga hula at ano nga ba ang bumabagabag dito kay Ashley. Yan ang ating alamin. Pero kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa channel ko ay baka pwedeng makahingi ng subscribe sa inyo at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video parating. So ano pang nintay nyo? Simulan na natin! Nang matagumpay ngang matalo ni Zach, sina Steve at mga pangkat nito ay naghanda na sila Zach para umalis na at kinuha ang mga ilang gamit ni Ashley. At nang panahon iyon ay nakaramdam nga na lungkot itong si Ashley kaya naman agad itong kinomport ni Zach. At sabi ni Zach, alam ko Ashley na mahirap sa'yo na iwan ang bahay nito. Pero pansamantala lang ito Ashley kasi bibisita din naman tayo dito. At sagot naman ni Ashley, pero Zach, ang pinag-aalala ko lang paano na kami ni Bebot nakakahiya sa mahal na hari at Rena. Nakakahiya rin sa mahal na prinsipe. At ng mga oras na yun ay biglang niyakap ng mahipit ni Zach itong si Ashley at sabi nito, di ba sabi ko sa'yo na ako nang bahala sa'yo? Magtiwala ka sa'kin Ashley, dahil sagot kita. Promise ko sa'yo na hindi kita pababayaan kahit paputulin mo pa ang mga tenga ko at daliri ko. At dahil sa sinabi ni Zach ay biglang napatawa itong si Ashley. Sabay sabi, luko ka talaga mahal kahit sa mga ganitong sitwasyon ay chill ka lang, chill ka pa rin. Pero habang nagsasalita itong si Ashley ay malayo naman ang tingin itong si Zach at seryosong seryoso ito. Kaya naman nang pinagmasdan ito ni Ashley ay nakaradam ulit ito ng kakaiba kay Zach at sabi nito sa kanyang sarili, bakit ganun? Bakit parang may kakaiba dito kay Zach? Para tuloy ibang tao ang nakita ko sa aking harapan ngayon. Pag ganyan siya kaseryoso ay parang ibang tao talaga siya. Parang nakakapanibago naman. Pero habang nag-iisip ng si Ashley at Zach ay bigla namang dumating itong si Roland kasama si Angela at ang dalawang magiting na kawal. Kaya naman nang pagdating ng mga ito ay pinagkakaguluhan sila ng mga tao dahil may nakakilala nga dito kay Angela. Sabi ng isang babae, di ba yan ang maging asawa ng mahal na prinsipe? Kung ganun ang kasama niya, siguro yan ang mahal na prinsipe na kaibigan ni Ashley. Kaya pala sinalakay sila Ashley dito. At dahil nga sa sinabi na sa babae, ay kinakabahan itong si Roland at nabigla ito at sabi nito, anong sinalakay? Anong ibig mong sabihin? Bakit? May nangyari ba dito? Ano ang nangyari? At habang papalapit na itong sila Roland sa bahay nila Ashley, ay lumabas din itong si Ashley at Zach dahil sa ingay ng mga tao doon. At sabi ni Ashley, Bebot, dyan ka lang muna, lalabas lang muna kami ni Zach. At nang makita nila na andyan na sila Roland, ay agad nagkumustahan ang dalawang panig at nagyakap pa ng mahigpit sina Ashley at Angela. Sabi ni Ashley, Angela, bakit nandito kayo? Anong nangyari? At sagot naman ni Angela, nataki kami Ashley, papunta na sana kami sa palasyo kaso may nag-abang sa amin at iyon, napalaban sila Roland at ang dalawang kawal. At sagot naman ni Roland, kayo kumusta kayo dito? Sabi ko na nga ba eh. Atakihin din kayo kaya kami bumalik dito. Sa tingin ko yung umatake sa atin ay isang grupo lang sila. At sagot naman ni Excel, sa tingin ko nga tama ka dun Roland. Ano na ngayon ang plano mo Zach? Mukhang hindi naligtas dito ah. Pati ang mga tao ay kilalang kilala na ang mahal na prinsipe. At sagot naman ni Zach, mabuti naman at bumalik kayo dito. Kailangan talaga namin ng tulong ninyo. Ay dala naman ng ibang magamit ni Ashley. Sabi naman ni Roland, sige kami nang bahala dito, kami na ang magdadala sa ibang mga gamit ni Ashley. At sagot naman ni Ashley, pero mahal na prinsipe, sigurado po ba kayo, okay lang po ba sa inyo? Okay lang po ba na sa palasyo kami titira? At pangitin mong sabi ni Roland, oo naman Ashley, bakit naman hindi? Wala ka namang ibang option diba kundi doon tumira dahil para maging ligtas kayong dalawa ni Bebot. Ayaw ko naman ang pahama kayong dalawa. Huwag kang mag-alala Ashley, andito naman si Zach eh. Si Zach nang bahala sa iyo doon. Sasabihan ko rin ang mahal na hari at mahal na Rena. At dahil sa narinig ni Ashley ay masayang masayang ito at sabi naman ni Bebot, oh ate, totoo ba na sa palasyo na tayo titira? Parang totoo yung hula sa akin ng mga hula ah. Namubuhay daw ako na marangya at masaya.
Sabi naman ni Ashley, "Uy Bebo, huwag kang magsalita ng ganyan. Andito ang mahal na prinsipe na kakahiya sa kanya." Sabi naman ni Rowland, "Okay lang yun Ashley, ikaw talaga." Sagot naman ni Ashley, "Ano kasi mahal na prinsipe na kakahiya naman sa'yo kasi makikitira lang kami doon." At bigla namang sumingit itong si Bebot at sabi nito, "Sigurado ako na maraming fried chicken doon tiyak, mabubusog na naman ako." At dahil nga sa mga sinasabi nito si Bebot ay nagtatawanan ngang lahat at ayun na nga. Nang makuha na nga nila ang ilan sa mga importanteng gamit ng si Ashley ay agad umalis sa mga ito. At ayun na nga, naging maayos naman ang kanilang pag-alis. Samantala, sa kabilang banda naman ay agad ni-report ni Steve ang mga nangyari sa boss nila at sabi nito, "Patawad Ginoong Zabal dahil hindi ako nagtagumpay pati ang mga tao ko. Ginawa namin ang lahat, hinati ko ang grupo ko sa dalawa, hinati ko sa dalawang pangkat, talagang malalakas ang mga bantay ng mahal na prinsipe. Pero sa pagkuha sa babae naman, ay inakala ko talaga na magtatagumpay na ako at mapapadali lang lahat dahil yung lalaking tisoy na yun lang ang kanyang kasama pero di ko inakala na ang lalaking iyon ay sobrang galing palang makipaglaban. Parang hindi siya karaniwang binata. Pakiramdam ko na matagal na siya nag-aaral kung paano lumaban." At pagulat namang sabi ni Ramram, "Yung lalaking mahaba ang buhok na maputi na sobrang tisoy, yun ang tumalo sa amin. At naalala ko noong araw na yun, noong nakalaban namin siya ay nakatayo lang ang mahal na prinsipe na parang takot na takot ito." At dahil sa sinabi ni Ramram, ay doon nga nagtataka itong si Zabal. Sabi nito, "Hindi ganyan ang pagkakilala ko sa mahal na prinsipe na matatakot siya makipaglaban. Kasi nung bata pa, saksi ako sa mga pagsasanay niya. Sinanay siya ng kanyang ama kung paano ang tama makipaglaban at hindi yun sumusuko sa mga kalaban. Iba tuloy ang naisip ko. Hindi kaya yung nakita nyo, yung tumalo sa inyo ni Steve, ay yun talaga ang tunay na prinsipe?" At dahil sa sinabi ni Zabal ay doon din napagtanto ng dalawa na tama nga ang pinuno nila. At sagot naman ni Steve, Hindi nakapagtataka na siya talaga ang tunay na prinsipe. Base sa mga kilos niya at sa itsura niya at yung espadang gamit niya ay talagang kakaiba yon." At dahil nga sa sinabi ni Steve ay tama nga ang mga hinalan to si Zabal. At sabi naman ni Ramram, "Ano na ngayon ang susunod nating plano pinunong Zabal?" At pagalit namang sabi ni Zabal, "Wala na tayong ibang choice kundi ang umatake sa palasyo. Yun lang ang huli nating alas at kunin ito ng kusa sa kanila. Dahil sa kapalpakan yung dalawa ay malamang yun na lang ang ating pag-asa. Di na talaga yun babalik sa kanila. Dahil puro kayo palpak, ito Steve at Ramram. Pero bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Gusto ko na magmanman ulit kayo doon sa lugar kung saan sila nakatira. Pero kung wala na talagang tao doon sa loob ng 5 araw ay malamang nasa palasyo na talaga mga yon. At kailangan nating paramihin ang ating mga pangkat, ating mga tauhan. Gagawin natin ang ating pag-atake, pagbuo ng ating pwersa. Naintindihan niyo bang dalawa?" At sagot naman ni Steve, "Oo, Ginoong Zabal." Sabi naman ni Ramram, "Oo, Pinunong Zabal." At dahil nga sa mga naisip ni Zabal, ay desperado nang itong umatake sa palasyo para mapasa kanya na ang palasyo. Samantala, sa kabilang banda naman habang nasa kalagitnaan ng biyayang ating mga bida, sakay ng 3 kalesa, noong mga oras na yun ay kinakabahan itong si Ashley at sabi ni Zach, "Parang kinakabahan ka mala, ramdam ko ang kaba mo. Huwag kinakabahan, basta andito lang ako para sa'yo. Andito lang ako lagi, naiintindihan mo ba?" At pangiti namang sabi ni Ashley, "Ano kasi mali, ito kasi ang unang beses na makapunta ako sa palasyo. Pero alam mo ba Zach, na pinapangarap ko ito matagal na, simula ng bata pa ako. Pinapangarap ko ito dati na kahit makapasok ako sa palasyo ay okay na sa akin yon. Lalo na makapagtrabaho dito. Pero hindi ako mapaniwala na pwede nang maisa katuparan yon. Kinakabahan na ako Zach dahil sa mahal na hari at mahal na rena kung ano ang magiging reaksyon nila. Pag sinabi ni Rowland na dito na muna kami maninirahan, kinakabahan ako Zach." Habang kinakabahan nito si Ashley, si Bebot naman ay excited na excited ito. Habang pinagmamasdan ang buong paligid ay napapawaw na lang ito at sabi nito, "Grabe ate, ang ganda pala dito no. Grabe ang haba ng daan, parang Great Wall of China." Mga oras na yun ay grabe na rin ang tawa nitong si Ashley at Zach. At dagdag pa ni Bebot, "Tanong na tanong ko na dito ang palasyo, sobrang ganda at ang laki-laki." Lumipas pa ang minutong biyahe ay nakarating na nga mga ito sa palasyo at sabi ni Rowland, "Sandali lang ha, dito muna kayo. Zach, pwede mo ba akong samahan sa loob?" At ang mga oras na yun ay palihim na ngang tumawa itong si Angela. Sabi nito sa kanyang sarili, "Hay, sa wakas, baka sa lugar nito matatapos na ang pagpapanggap ni Zach." Samantala si Zach naman at Rowland ay nauna na nga itong pumasok sa loob.
Sabi ni Roland, mahal na prinsipe, ano na ang susunod natin gagawin? Sabi naman ni Zack, relax lang Roland, parang ikaw tong kinakabana. Habang napangiti nga ito si Zack, sabi naman ni Roland, oo mahal na prinsipe, kinakaban talaga ako. Pero konti lang, at sagot naman ni Zack, ganito ang gagawin mo Roland, kausapin mo ang aking ama at ina. Sabihin mo lahat kung ano talaga ang mga nangyayari. At sabihan mo sila na huwag munang ipaalam na ako ang tunay na mahal na prinsipe. Dahil hahanap pa ako ng tiyempo na sasabihin kay Ash lang lahat. Naintindihan mo ba Roland? Pagulat namang sabi ni Roland, opo mahal na prinsipe, naintindihan ko po. Sige mahal na prinsipe, sasabihan ko po sila sa lahat naman nangyayari. At habang pumunta nitong si Roland kung nasan ang mahal na hari at Rena, ay pinapasok naman ni Zack itong si Ashley Bebot, Angela at ang dalawang kawal. Sabi naman ni Excel, yahoo, na-miss ko dito ah, pati ang mga masasarap na pagkain. At namarinig ni Bebot ang tungkol sa pagkain, ay pangiting sabi nito, talaga po, meron pong masarap na pagkain dito. At patawan lang sabi ni June, oo naman bunso, tiyak mabubusog ka dito dahil ang raming fried chicken dito at ang babait pa ng mahal na hari at Rena. At dahil nga sa narinig Bebot, ay masayang-masayang ito habang si Ashley naman na mapanong iyon ay medyo gumana pakiramdam nito dahil sa sinabi ni Yexel at June, pero tahimik pa rin ito. At nang panahong iyon ay sabi nito sa kanyang sarili, totoo ba ito? Totoo ba itong mga nakikita ko? Na andito na talaga ako sa palasyo? Hindi ako mapaniwala, parang panaginip lang. Ang ganda-ganda naman dito. Nasa panaginip ba ako? Panaginip lang ba ito nakita ko? Pero paano? Paano nga ba ako nakapunta dito? At paano nagkatotoo ang matagal ko nang pinapangarap na makapasok sa palasyong ito? Teka lang, baka na naginip lang ako ah. Kung ito isang panaginip ay ayaw ko na magising. Pero masaya ako, sobrang ang saya-saya na pakiramdam ko. Ang nararamdaman ko ngayon, parang dream come true na nga ito para sa akin. Ano kaya ang sunod na mangyari at ano ang mga surprise ang darating dito kay Ashley at Bebot? Yan ang ating abangan sa susunod na kumanata. Once again, this is Icepeak TV, mag-iwan sa salitang peace out!